Hi everyone! Welcome to my YouTube channel, Vanessa Velasco from Bataan. So, actually wala ko ngayong dalawang bag, wala akong bagong damit ngayon kasi nga ikakailan ko kami, so di pa ako nakakapagbihis ng magandang damit. But today, ang ibablog ko po, yung mga niluto po nila eh, tsaka ni Manang na bahay kubo, at tsaka itong sinigang na baboy. Paki-focus mo muna nga Magda para makita nila. Ayan. O, just relax na kayo ha. Baka na matake kayo sa face tattooan nyo. O yan, paki-focus mo yung pagkain Magda. Ayan. So, yan po ang bahay kubo na isang mangkok. Ayan. At yung sinigang na baboy. Pakita mo, Aero. So, ito po yung sinigang na baboy. Ayan. Pakita mo, ayan. Okay. Kasi masyado maliit ang ito kamay naman yung Magda. Bahay kubo. Yes, na true. So, yan po ang kanilang mga luto, mga specialty nila. Siyempre, meron kami. Ruta, siyempre, para mayamang dating. Oo. Oh, pampalambot, alam nyo na yan. At may pampatigas. Ayan. Naghalo-halo na po siya. Okay. So, actually, kaya po kami magbablog ngayon para ipakita po sa inyo na kung gaano po namin kamahal din po ang aming mga kasambahay sa bahay. Lalo si Miss Lara. Kung gaano niya po kamahal talaga ang kanyang mga kasama po dito. Kasi tinuturo na po niya ang mga pamilya. Hindi lamang po kay Manang, may Manang Marlit. Hello po. Muna. Ayan. Tuwang-tuwa kayo si Sir Jan. Hello, Miss Lara. Ayan. So, dito po ang kanyang mga anak. Kasama po namin na si Aaron. Hi, everyone. Ayan. Pakita mo si Aaron. Tumaba na lang po siya. Nandiyan sa quarantine. At ito po si Christelle. Ayan, mukhang manika po. Ayan. Ayan. At ito po isa rin sa pinakamagandang. Ayan. Nakalimutan ko pa. Kylie. Si Kylie! Oh my God! Si Kylie Verstosa talaga. Kasi nagmamarka sa kanya kasi gusto niya siya ng hubog bigas ang mukha. So nasa kanya po hinahanap. Tapos si ganda, pangalan ni gandang? Ashley. Si Ashley. O yan, mukha rin manika. O yan. So, hindi siya nakita. Pakita mo siya. O yan. So ngayon, pinakauli natin. Ay, di pa pala si Mahal mamaya. Si Mario de Betania ng replika. Pakita mo muna si Mario de Betania. Ayan po. So si Ate Deli. Deli ba? Lagi po talaga tinatawag si Mario de Betania. Kasi dati laging blonde ang buhok niyan. Ngayon nga naging black na nga siya. Okay. So syempre hindi po mawawala po ang aking partner in life na si Marvin Vicente. Na malakas kumain. So yan. So ito, chikahan lang po ito para po si... Ay! Okay! Hindi mami, paglagay niya ano dito. Hindi paglagay niya ano doon, papakas mo si Magda. Ayan. Syempre hindi mawawala si Magda. So focus mo sa sarili mo Magda. Dali mo, focus mo ganoon. Ayan po si Magda. So, sobrang ganda. Mukhang manikari po yan. So, yeah. So, sila po yung tao dito sa mansyon ni Miss Lara. So, ganito po kami lagi. Pag kumakain, wala po yung parang tawag din, may boundaries. Wala po ganoon. Lalo po natin kay Miss Lara, di ba Miss Manang? Yes po. Magagalit pa yun si Miss Lara kapag hindi ka sasabay kumain. Nagagalit talaga siya. Sasabi niya, ano ba hinihintay ninyo? Eh, di ba? Ganyan. Gusto kasi niya lagi habang nasa Pilipinas siya, sabay-sabay kumakain. So, ganyan po ka down to earth po si Miss Lara. Hindi kagaya po na ibang mga mayayaman talaga na ang katulong, nakahiwalay talaga. Yung pagkain nga, yung ibang mayayaman, papakain sa aso, pwede nila papakain sa katulong talaga. Pero kami po, ano po kinakain po namin, yun din po ang kinakain nila. So, yan. So, tikman natin ngayon yung mga luto po nila. Sige, Magda, lagay mo doon habang kumakain tayo. So, maghihintay ng mga comments and suggestions. So, yung gusto ko pala magpa-shoutout dyan, pwede po. Boy Bawang lang po ang bahay. Yan. So, again, awesome, samantok na tayo. Yan. Ganda ni Mana. Ariwa. Gusto mo, manika. Bismillo. Baka akala ninyo magkapatid itong dalawa na to. Magnanay po ang mga yan, ha. Gusto, mas mukha lang pong bata ang nanay. Baka sa
yung salimong saliwa. So yun, yung pagkain, niluto talaga ng puno-puno ng pagmamahal po yan. Ako na, Miss Pipilia po, wala, sabi siya pumunta. Masyado mabagal ang kanyang paa. Hi, Piyam! Sayo, wala ka dito. May pa-lunch kami dito. Yan. Tikman natin ang sinigang muna. Pwede ka mali ng tokal pala dito? Ano? 16 years. 16 years. Wala ka mag 17. Wala ka lang mag-dibog dito. Magdadalong dekada na pala siya. Magdadalong dekada na. Mula sa orani mo. Buti tayo nabibigla nga na kasi ang mukha ng service na si dati, lalaki. Ay, babae na. Di ba? Ikaw? Hindi naman po kasi talaga naman po ano siya, magandang lalaki ngayon po, magandang babae na. Ay, is kami pa bonus. Bonus. Ay, proud. Ano masasabi mo naman sa kanina? Sa amo mo mukha malika. Mabait mo ang amo ko. Sobrang bait. Wala pa ako masasabi kundi mabait. Ano? Ano? Binigyan ka lamang yata na nang lumanda? Mabait na? Hindi mo. Hindi lang sa pera. Pati yung sa sabi mo. Yung pagtuloy sa akin bilang pamilya. Baka maiyak pa ako. Umiiyak ka na lang. Parang ako nila. Iyak ako nila. Ito? Yun talaga pag ang tao may ginawa mabuti talaga, pagka ginagawa mo siya ng magandang comment talaga, naiiyak ka talaga kasi nga may ginawa niyang buti sa atin parang gano'n. Diba? Pero talaga mabait talaga si Miss Lara. Mabait talaga. Matulungin. Kapagbigay. Kapagbigay. At magagmahal din. Di ba Miss Lara? Dito, bagal ka lang ng almost 17 years. Bagal. No? Tsaka, ano po, si Mala, pagpatapos po ng pag-aaral ko ng mga anak, hindi biri-biri po talaga. Talagang ano. Kaya nga, wala na po yung bobot, no? Ayun. Lagi namin kasama yung tuwaw. May okasyon, lahat. Bakit na biyang nagpain dito sa Mansion Miss Lara? Saka siyempre, hindi lang naman mga anak ko yung pinag ng Miss Lara, pati na sinamit ko. Yan po ang mga kasabi. Kumbaga, ano, lahat ay welcome. So, tingnan niyo, Aero teacher na po yan ngayon, ha? At the same thing, si Crystal teacher na rin po yan. Ito naman po isa doktor na po ito. Joke lang po. Anong grade ka na, ano? Grade 7. Grade 7? O. Oh. Ah, naku, akala ko college na to eh. Ngayon, grade 7 pa lang pala. Naundot to. Isko. Napakapala din ni Mana kasi mababait din yung mga anak niya na hindi hadlang yung kahirapan para matapos ka ng pag-aaral. Actually, isa rin siya sa mga naangako mga magulang. Kasi doon sa nanay ko, ha? Sa mga kapatid ko sa ibang tao, siya talaga inaangako kasi kahit gaano kahirap ang buhay, yung mga anak nila talaga itinaguyod talaga para makatapos. Kaya, hindi to ang katabihan ng pag mahirap ko, mahirap na lang. Hindi siguro ganoon. Kaya pa nagtipag, yung sikap ka, may pagkakataon talaga. Imagina mo si Aaron. Word passer po yan, ha? True. Tsaka si Christel. Tigis ang state lang. Tigis ang state, word passer din po yan. So, ibig sabihin,
hindi hadlang kung anong status ng pamumuhay mo talaga. Kaya, may pag-asa pa sabi nga nila. So, yung sa anak niya, di ba si Ken, Kenneth ba? Kenneth, hindi rin naman po. So, yun naman pong isang chef po. Kasi, malakas kumain. Laki-laki po niya ngayon si Kenny, no? Good ko? Parang tibigan ko talaga. Oh my God. Kaya, yun po, nakaka-inspire po talaga. Itong ang bahay na to, para munisipyo po ito, lalo po lumaki po may ari at Miss Lara. Ang dami-dami po nagbihingi ng tulong talaga sa kanina. Para kapitolyo. Kasi si Miss Lara bukas palad po kahit kanina po talaga. Hindi niya iniisip yung mababawasan yung kayamanan niya o pera niya. Basta may nanghingi. Basta po may nanghingi naman lang. Kaya lang, iba naman po naghihingi. Huwag naman po magagalit. Lalo pag wala po talaga si Miss Lara. Kasi minsan po may mga pagkakataon na si iba naghihingi, nagagalit pa sila. Kasi ala naman si Miss Lara na sa ibang bansa ko. Sino lalabas po Miss Lara po dito? Wala lang po si Manang po. Lalabas pa rin po. So, okay na. Kumbaga, siguro nakita sa Facebook na nag-throwback po nos ko baka lang nasa Pilipinas no Manang. So, pagka ganun po, huwag po kayo magdaramdam. Pag dumating naman po siya, open naman po kayong lahat. Ayun. Buti ma'am, di mo lang yung sipi buhok. Hindi lang. Kasi hindi talaga mga anak. Ay. Hindi ba? Ano yung iba? Keme. Pinumiyak ko nakaraan. Pero umiyak daw siya doon sa banyo. Ginaya pa doon yung si, ano, si Delma Santo. Kung. Ilang buwan naman pala siya buhok? Ano pala ang tatlong buwan pala? Ilang buwan naman? Matatatlong buwan sa ano atan. Pero ako si Miss Lara, sobrang jealous po niya. Promise. Pagka, minsan nga, hindi mo na kailangan magsalita. Mabibigyan ng pupusa. Ayan. Ganun po sa kabatid. So, eh, masabi mo, Miss Lara. Sobrang jealous. Diba lang tamo ka? Sobrang generous siya ka. Lahat ng magagandang advice ibibigay na sa iyo. Marami ito natutunan sa kanya. Na, ayun yung naging inspiration ko at motivation para mag-success. Kaya naging teacher ka rin, di ba? Araw-araw kinakausap ka talaga ng mga mas maharap ako sa iyo. Ako yun, di ba? Kumbaga ano, para pamilya. Kapristel. Magkano ba si Clara? Patalo ko malis pa si Clara doon. Siya yung talaga, di ba? Di ba? Lagi ka doon sa Orani. Palit-lit niya nila. Diyos ko. Yung Diyos ko, malit-lit na rin ito isa. May good name. Kaya nga. Ito pa yung buntis. Pero ano yung mga na-share naman sa English Clara? Mga, ano tawag, mga moral lesson? Marami po. Lagi na po kasi namin tinatawag sa Pinoy after ng school na kamusta nila na. Kamusta yung pag-aaral, yung hindi. Kapag ka, ano, lagi nang sinasabi, naman daw po na mahirapan sa una. May kapalit naman siyang maganda after kung magdadaga ka. Para in-encourage ko. Tsaka yung mga experiences na sa buhay. Sinashare na pala. Oh, kasi yung talaga, ano eh. Experience the best teacher. The best teacher talaga. Kasi sa dami niya talaga, pinaghirapan sa buhay talaga. Manang, kasama ko sa si Manang sana, sila kahirap. Wala mo kong talagang gusto. Hirap at ginhawa. Sabi nga po ni Miss Lara, sabi ko po pala ang forever. Kami ni Bobo. Di ba Miss Lara? Gusto nga doon mag-iasawa nga siya. Hindi, hindi talaga babae. Para mapunta niya sa Amerika. Hindi ba kasi niya rumain ang alam? Kaya ka, di ba? Ganda! Kung ano, American, Miss Lara? Miss U.S. citizen! Miss Lara.
Miss ka na nga namin dito, Miss Lara. Dapat nandito. Dapat nandito ka, Miss Lara. Kaya alam mo, dahil ka COVID, din niya. Ikaw kaya ganun mas tabi ko, Miss Lara. Meron ba? Ah, si Miss Lara may sabi, ganda! Ganda niya. Miss Lara. Sasabihin niya, ano nga saan yung anak mong pinakamaganda? Ayun na sinasabi, Miss Lara. Sabi pa niya, nakatawa na ba yan? Oo, oh, nakatawa na yan. Nakalang nakangiti. So, si Magda kayo. Kung Magda, ano masang dahil naging bahagi kayo ng pamilya? Siyempre, super bite ni Miss Lara. Di ba? Sabi ko na, Magda. Sabi ko na. Siyempre si Perfect Miss Lara. Mamatay pala. Ayan. So, si parang debutanya, ano masasabi mo? Disko, sabi na sa kakalamara, debutanya ng month nyo. Ano, kilala mo ba yun? Kilala mo ba si Miss Lara? Oo. Ay, hindi kilala? Kilala ko. Kilala mo ba? Ano mo sabi mo matakal niya? Mabait po. Ay! Baka naman po sa langit yan, ha? Wala, ano, malapit na katapusan. Bonus again. Bonus naman. Pero talagang si Miss Lam, mabait talaga siya. Mapagbigay talaga. Ako nga, kahit may pera na po ako, ha? Na konti, binibigyan niya pa rin po ako. Promise. Tsaka itong mga anak ni Manang, talagang pamilya talaga namin sila. Ganun po. Yun ang turing po namin sa kanila. So, baga, ano man mangyari sa kanila, pag maganda, masaya kami. Pag pangit, malungkot din kami. Kagaya kay Manang, nangyari kay Kuya Bobot, nalungkot talaga kami noon. Lalo na rin palapit ni mahal na araw ni, kasi lagi namin kasama si Kuya Bobot noon pag mag-aayos kami dito. So, parang napilayan nga doon si Miss Lara. Iyak na iyak yan. Namanang nung ano. Tsaka si Pia, iyak din ako. Pia, ba't asawa ka ba? Pia ka? Tawa Pia. Ikaw bang nagluya? Ito. Sabi ko, yung bobot ka. Oh, bakit iyak ka? Pili mo asawa ka. Naawak sa kay Manang, sabi niya ganoon. Huwag mo na sige ni sa Revan. Ito na rin ko Revan. Pagkailangan nagpaliban. Na-stroke. Na-stroke, yan. Na-reliban niya, na-stroke yan. Meron niya tayo hinarap si Pia. Goodness. Kaya, para ayoko magpaliban. Basta masaya lang po dito lagi sa ganso. Yung talagang gusto niya talaga lagi masaya. Numanang lagi masaya. Masaya. Ayaw niya na malungkot. Ayaw niya na ganyo. Ayaw niya na issue. Ayaw niya kaaway, gusto niya lagi. Okay. Ano niya tuwing umaga, magbibis, magbibigap, nararampan na kami. Yung lahat ng pwede niya isama, isasama niya. Mm-hmm. Kahit hindi na kasi sa lakihan. Actually, si Miss Lara nagpaaral sa akin kung bakit nakatapos po ako ng pag-aaral. Kasi nung tayo naman sila mahalo sila at si tatay, mga senior citizen na po sila, so wala na silang work. So siya po talaga yung nag-encourage sa akin na mag-aral talaga magtapos sa Maynila. Kaya, very thankful po ako noong pakaroon na. Kaya po, parang kang bakla, dapat ito may magbahal, gano'n. Kasi kami talaga nagkakaintindihan. Kaya, mga salamat ha. Until now, thank you talaga sa lahat ng binibigay mo sa akin. Kaya pa kaya. Ito, mabahal naman ako. Kaya kanina umaga, gusto kong kumain kahit kakunti. Nakakain? Nakakakumaan nyo yan. O, ito po, nakain lang ako. Wala yung kawin po eh, si Pia. Million. So, yun lamang po. Maraming salamat po. Sana nag-enjoy kayo sa aming chikahan. Ang topic namin si Miss Lara. Miss Lara, good person po. Pagaling ka, sister. I love you so much. Pagaling po. See you soon. Okay. Once again, this is Vanessa Velasco. Hindi pa po nakapag-subscribe po sa inyo. Just click the button. And I love you all.